taga-Montañosa na. Taga-Montañosa pala. Si taga-Montañosa, kasama ko ngayon, nasa ano kami, nasa Tamar Park. Ayan, hello! Guys, alam niyo bakit? Pumunta ko ngayon. Pabiktima ko to ngayon. Grabe siya, uy! Oh, interviewin kita, kala mo! sa bagong job? Ma-interview ko na siya ngayon, guys. Sa tagal-tagal namin magkasama sa JC ng mga ilang centennial na ngayon lang kami nagkakita in person. So, ayan, ito pala si, ano yung true name mo? Edna Bognosen. Edna, ayan, si Edna Bognosen. Ano siya, guys? Taga saan ka sa Pinas? Baguio City. Kayo pala ni yung kasamahan ko sa agency para Baguio City din yun. Ngayon, interviewin kita. Ay, dinikano yun ah! Ano ba kaya? Interviewin kita ano sa ngala ng Main Celebrity Edition Vlog. Ayan. So, nandito tayo ngayon para matanong kita kung ano yung mga personal na mga experiences mo dito sa Hong Kong and etc. So, umpisahan natin sa family mo. Kumusta na pala yung family mo sa Pinas? Okay naman sila. Sawa ng Diyos. Okay sila. Masaya. Masaya. Yung ano mo, yung mga anak mo, kumusta sila? Yung mga anak ko. Tuloy-tuloy na to ha. Yung anak kong ano, mag-aasawa na. Ilang taon na sila ngayon? 29 yung ano, yung panganay. Mag-aasawa na siya. Yung... Ah, mag-aasawa pa lang? Oo. Mag-aasawa na. Hindi pa lang na kumuha ng mga papel, ganun. Oo. Pero yung pangalawang anak kong babae, andun siya sa Israel. Ah! Kaya... OFW din? Oo. Ay, good to know. Wow naman, no? Sana all. So, kaya sabi niya, ako naman ang papalit. Uuwi ka na lang. Pero kaso nga lang, nakasanayan ko yung ganitong buhay na ano, laging malayo, overseas ba? Oo. Kaya parang, kaya ko pa namang magtrabaho, kaya dito pa rin. pero kadalasan kasi sa mga OFWs na tumatagal talaga, hindi sila umuwi, di ba, ng agad-agad, o nag-forward sila agad-agad, no? Oo. Bakit nga ba ganun? Parang nakasanayan kasi yung buhay na hindi naman yung buhay na tatanggap ka ng dollar, hindi ganun, pero yung sistema ng pabuhay ba? Halimbawa, daily routine mo. Oh, yung daily routine mo, parang hanap-hanap mo. Oh, kasi nung nag-vacation ako, ilang araw lang ako doon, hinahanap ko kung ano yung ginagawa ko dito. Parang ganun ba? Kaya it takes time na ma-adjust mo yung sarili mo sa atin. Yun. Sa akin lang naman yun ah. Hindi ko lang alam sa iba. So, sa pagiging OFW mo dito, sa Hong Kong ka lang? Or meron ka pang mga experience sa other countries? Actually, nung dalaga pa ako doon, ako sa Abu Dhabi. Dalaga ka pa? United Arab Emirates. Oo, doon ako. Dalaga ka pa? So, you mean, what age nag-umpisa yung ano yun? Kasi ano, ang ginawa ko kasi na ano ako na yung pag abroad, may kaibigan ako, sinundan ko siya, kaya ang taon ko doon ay, kaya nag-birthday ako doon sa Abu Dhabi ng 21 years, 21st ko nag-birthday ako doon. Ilang taon ka doon nag-abroad yung umpisa? Ilang taon ka pa? 21 nga. 21 years old. Bata mo pala nag-apply. Bata akong nag, ano, after 4 years. Pala, no? After 4 years doon, kasi palipat-lipat kami sa Abu Dhabi, punta kami ng Syria, punta kami ng kung saan-saan. After 4 years, umuwi ako, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko sa atin. Nakatapos naman ako ng computer technology. Habang nag-aaral ako, ayun, nag-rebuild ako kasi. Ano ba yun? Tamang buhay bang sinasabi ko dito eh. Makakaya naman. Okay lang. Di walang problema kasi na ito. Basta. True story to eh. True story. Sa bagay. Mm-hmm. Kaya ano.
umuwi kasi ako, may boyfriend kasi ako doon na Lebanese. Pagkatapos, nung umuwi ako, sabi ng mga magulang ko, ayaw nilang masyado akong lumayo. Kaya ayaw nila yung Lebanese. Nag-rebuildi ako habang nag-aaral ako ng Comtech doon sa Baguio. Nakita ko itong ama ng mga anak ko. Kaya nag-asawa ko na may pagre-rebuildi. Eh, sa mga ganun pala, walang papuntahan din. It didn't work out. After 5 years, may 3 akong anak. Naghiwalay kami ng after 5 years. Ganun. Kaya, ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. Kailangan palang, kung may hinanakit ka o kaya may, hindi yung nag-rebuild ka ba? In short, walang blessing sa parents. Oo. Hindi talaga siya mag-password. May blessing sila. Kaso nga lang, siyempre yung talagang mahal mo, hindi yan ang natuloy na napangasawa mo. Kaya may pag-rebuild pa rin yun. Okay. Kaya, kung hindi na build ng pagmamahal ang pag-aasawa, walang mapupuntahan yun. Kaya, kayong mga dalaga, dapat kung mag-asawa kayo, yung talagang may pundasyon na pagmamahal para tuloy-tuloy ang ligaya. Kasi, inoy. Note yan, guys. Kasi yung pagre-rebuild sa pag-asawa, walang mapupuntahan. Hiwalay pa rin ang maliban lang kung gagawan nyo yan ng paraan. So, in short, nag-asawa ka and then after sa 5 years, nag-decide yun na mag-abroad ulit. Ganun. Ay, oo nga pala, nung 1995, kasi 1990 nag-asawa ko, 1995, pumunta ako ng Taiwan. Yun, nakatatlong taon na rin ako sa Taiwan. Pagkatapos, pero hiwalay, malabo na yung relasyon namin doon ng tatay ng mga anak ko. Ngayon, 1998, 3 taon lang ako doon sa Taiwan kasi ganyan naman ang doon. Isang kontrata, isang extension na 1 year. Kaya nag-apply ako dito sa Hong Kong. 1999, pumunta rin ako dito. So, hanggang ngayon. From 1999, parang, Hong Kong ka talaga. Oo, parang nakasanayan ko yung routine ng buhay dito. Kaya hanap-hanapin mo rin. Kaya kung gusto mo mag for good, talagang desisyonan mo yan. Na talagang yung puso mo at saka yung mga mo, talagang for good na. Para hindi ka naman mag-isip na ulit. So, yun. So sa loob ng ilang taon dito sa Hong Kong na pagtatrabaho mo, ano yung mga experiences mo na ma-share mo sa mga nanonood ngayon dito para mabigyan man lang sila ng mga inspirasyon or mapag-aralan nila kung ano yung mga dapat at hindi? Sige. Pag plano kayong mag-abroad, yung mindset ninyo ay talagang magtrabaho at dagdag pa yon ng mga respeto para kung respetuhin ninyo yung mga amo nyo, re-respetuhin nila kayo. At saka may amo naman kasi na talagang ipakita mo yung yung totoo na ikaw magtrabaho ka na bukal sa yung kalooban. Hindi yung nagpapakita ka lang na magtrabaho pag andyan sila. Yun bang anuhin mo na lang na talagang andyan ka sa bahay mo, sa sarili mong bahay, na gagawin mo talaga yung gagawin mo talaga yung trabaho mo kahit walang amo na nakakita sa iyo. Kasi ikaw din ang mamabibigyan ng reward doon. Reward na bibigyan ng Panginoon kasi yung amo mo naman kung wala silang kamera, ang Panginoon ang kamera mo doon. Tama. Kaya sit yung mind din niyo na pagpunta kayo dito, isipin niyo na pumunta kayo dito magtrabaho. Yun, para sa yung pamilya. Ganun. Ayan. Para masaya kayo lagi. Mission. Mission, vision and mission. Yun talaga yung pinaka-importante. Huwag yung may nasaktan ka sa kung kinurikta ka man ng amo mo,
tanggapin mo yun na, no? Isang challenge. So, hindi so, yung mag-decision ka na, mag-break ka na lang. Oo, hindi yun. Agad-agad, no? Kailangan din, guys, ano, tawag nito, pag-isipan nyo ng maigi, hindi lang isang beses, tatlong beses, kung hindi 100 times or 1,000 times bago ka mag-decide na ito talaga siya, ayoko na, or I'll fix it this person, ganun lang. Parang pag-ibig, diba siya? Pag-ibig? Saan ka magpag-ibig? Ayan tayo eh. Nasa usapan na tayo ng mga ano eh. So, ayan guys. By the way, si Eds Montañosa, no? Eds Montañosa ay kasama namin sa ano sa YT, sa small world of YT, ayan, sa mundo ng YT, ayan, ano ba talaga? Basta YT. Ngayon lang kami nagkakasama kasi nga ngayon lang kami nagkakasama. Hindi ko nabanggitin kung bakit, basta na-meet ko siya in person first time ngayon lang. So, may naantay pa kaming tao, pero hindi pa dumating, baka injunin na naman kami noon. Malay namin. Lagi na lang kami nag-aantay. Wala man lang kaming mga kasalanan. Lagi na lang, diba? So, pinapaasa lang lagi. Masakit pa naman ang masaktan. Masyado nang masakit. Hindi na kaya, pero matitiis pa rin dahil mahal na mahal namin kayo. Nasaan na kayo? Dumating na kayo. Lastly, ano yung maipaghabilin mo sa mga nandito ngayon na nanonood? Ayun, sa mga nanonood ngayon, value your time, value your life. Your decision is your decision. Hindi basta lang, minsan lang na mag-desisyon ka, yun na. Hindi. Pag-aralan mo pa rin yung kung anong desisyon mo. Para hindi ka malagay sa alanganin. Yan. Ang buhay ay buhay! Ay, grabe! Buhay ko! Ayun, guys. Akala ko nakatago ang buhay ko. Ayun. Salamat sa iyo, Ed. Salamat sa iyong pag-unlock at kahit pa paano nakapag-interview ako sa iyo ng kahit konting panahon and together. True to life history pa naman yung kinuha mo sa akin. Hindi, kaya talaga ako pag may mamit ako sa Hong Kong, especially sa mga kasamahan, hindi ko talaga yung palalagpasin. Siyempre, yan ang content ko eh. Interview with celebrity. We are all celebrity here, diba? Not celebrity only, but we are all heroes. So, ayan, guys! Eds Montañosa. Ano ba Eds Montañosa? Edna Bognosen. Yung YT ko is Eds Bognosen at taga Montañosa. Ayan. Yun, dalawang channel ko. Ayan, please dalawa. Support, please. Sana all dalawa. Ayan guys, oh, thank you guys. Bye-bye! Pinaulanan kita ng pagmamahal. Wow! Pero anong ginawa mo? Nagpayong ka.